Ilang tulay sa Batangas City hindi pa rin madaanan matapos masira ng bagyong Paeng. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Dennis Dato. Dennis, magandang morning. Good morning, Johnson. Yes, yes, magandang morning, Johnson. Umaro na sa 46.6 billion pesos sa daitalang halaga ng pinsala ng Bagyong Paeng sa Batangas City ayon sa report ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. 38 million pesos ay dahil sa mga nasirang infrastruktura at 7.8 million pesos ay dahil sa pinsala sa agrikultura. Kabilang sa matinding na apektuhan ang barangay Talahi Pandayan sa Batangas City kung saan isolated pa rin ang sitio Binulihan matapos na gumuho ang daan. Wasak din ang mga river control system na bagong tayo pa lamang. Wala pa rin supply ng tubig matapos masira ang water system sa mga sitio ng Tipig, sitio Ligaa at sitio Pandayan. Isinala na rin kahapon ang Jumbo Bridge dahil sa panganib na pagbagsak. Mahalaga ang tulay para sa mga patungo sa bayan ng Lubo. Habang hindi pa naitatayo ang Detour Road, sa bayan ng Tyson muna ang daan para marating ang bayan ng Lubo. Sarado rin muna sa mga motorista ang tulay sa Tinga Bypass Road dahil sa mga nakitang sira. Para po ang naging pinsala dito ang dala ng Bagyong Paeng. Kumpara po sa mga nakaraang taon at mga nakaraang bagyo ng Julina, Quinta at saka po ng Roli. Sobra po ang naging mas malaki at mas malakas ang Bagyong Paeng sapagkat nasira po ang aming mga river control. Nasira po ang mga private properties, ganun din po ang mga government properties at naapektuhan po ang aming water system na kinukuhanan ng aming mga inumin at panggamit sa bahay ng mga tao doon sa tatlong sitio. Sa kayo patuloy pa ang damage assessment ng City Disaster Risk Reduction and Management Council sa kabuang halaga ng pinsala ng Bagyong Paeng sa Batangas City. Johnson. Maraming salamat, Dennis Dato.